same pa rin ba yung katulad sinabi mo sa amin na tatapusin mo yung laban ng first round? Ito ba yung same pa rin or nagbago na ba? Actually, coach, yung i-correct ko yan, no? Kasi madaming dinaintindihan yan eh. Ang sinabi ko nung una, itatry. Means itatry. So, yung nga sinasabi ko, meron akong 4 setup sa isang game plan. So, kung makaligtas siya sa isang setup, pwede kang lumampas ng round 2 o round 3. Pero again, itatry natin siya. Kasi this is fair natin eh. Honestly, wala kaming gloves. Ang pangit naman po, paabuti namin ng round 3 na walang engagement. Baka sabihin ng mga tao, eh, binayaran lang para maging scripted. Kahit sino pang iharang, kahit sino pang ilaban ay walang inuurungan pagdating sa palakasan. Malamang ay kilala mo ang tinutukoy ko, ang coach ng bayan, Alexis Stolin. Hi guys, magandang araw mga kabakan. So nandito tayo sa weigh-in at syempre naman kasama natin si Map Soberano, isa sa mga lalaban para sa Team Mandirigma. So gusto kong malaman, Map Soberano, gaano ka nakahanda ngayon? Kasi nakita ko na pareho kayo na sobrang handa at marami ang nai-excite sa laban ninyo. So gaano ka nakahanda ngayon? So babasagin ko yung 50%. No, itataas ko ngayon sa 110%. So may 90% pa ako pwedeng pakita sa cage. So I feel great talaga. Talagang gustong-gusto ko na lumaba kasi yung katawan ko, ayoko na mag-trap doon eh. Back to relax mo. Kaya ready-ready talaga ako bukas. Okay. Nakikita ko nga sa mga training mo na talagang seryoso ka. Nakita ko yung tindig mo kakaiba. Kasi nakita kita before, nakita kita nung hindi ka pa nagtitraining. Iba yung aura mo na talagang sineryoso mo to. Ano yung ine-expect namin makita sa'yo sa loob ng cage? Honestly, ibang makasabirana yung makita yun sa cage. Kung napansin nyo sa personality, talaga, patawa tayo, manumanay. Pero pagpasok ko sa cage bukas, yun yung sinasabi kong abangan nyo kung ano yung pwede kong gawing hype sa loob ng cage. At sana, mag-engage yung malabang kung hindi ito makutakbo. Kung ako meron akong 4 setup, 1 game plan, siya kasi merong 1 punch, 4 step pa. So ngayon talaga nakikita ko talagang ginagbago yung galaw niya, kaya sana mag-engage din siya na maaga. Totoo yan, at na-amaze din ako bro, kasi ang dami mo rin mga kasparing, at hindi rin naman biro yung mga kasparing mo, iba-iba at mga pro ang mga kasparing mo. So ngayon bro, sa tingin mo, ano yung mga nakuha mo sa kanila na magagamit mo dito sa laban? Ito ba yung mga technique? Ito ba yung mga pangaral na binigay nila sa'yo? Or yung mga experience nila? Ano yung nakuha mo sa kanila na ma-share mo sa amin? Honestly, napakarami ko siya. Kasi being professional din sila, at the same time amateur din sila. Lahat binigay na sa akin eh. Pero ang pinaka hindi ko makakalimutan, yung sinasabi nila, no mercy. No mercy muna dapat, no? So alam naman natin na parehas kami influencer, parehas kami ama, may bahay na natatakot kung anong mangyari. Pero again, ilabas ko muna doon sa cage ko ano yung talaga yung Max Soberano pagdating sa laban. Iba yung Max Soberano sa vlogging, iba yung Max Soberano sa laban. Kaya abangan mo mga partner. Okay, so narinig yung mga kabakan, mismo nang galing kay Max Soberano na, yun nga, once kasi na nasa loob kayo ng cage, eh wala mo nang magkakilala, wala mo nang magkaibigan. As much as possible talaga, hindi mo kakilala yung nasa loob ng cage. Kumbaga parang, katulad nga sinasabi ng mga fighter, once na nasa loob nila ng cage, eh halimaw na. Ikaw ba'y nai-imagine mo yung sarili mo ng gano'n na basta ito yung target ko sa loob ng cage? Na-imagine mo ba yung sarili mo na gano'n? Yes, actually, bago ko matulog, ina-imagine ko lahat eh. Kung ano yung pwedeng mangyari, depensa, tira, game plan, number one, siyempre. So lahat yan, hindi nawawala sa isip ko, pero pinagandahan dito, coach. Nakakatulog naman tayo na maayos. Dahil nakabalik na ako sa pamilya. Sobrang depressed, stress ako nung wala sa pamilya. Training ng umaga, training ng hapon, 5 minutes, 4 minutes. Pero pag natapos ko yun, sobrang galing. At pag naiisip ko na yung laban namin is 3 rounds, 2 minutes, parang ikinagagaan ng pag-isip ko ngayon. Hindi ako totally pressure, pero again, I respect my opponent. Kasi alam ko nag-isaya na yan. Lalo sa training camp niya sila, Coach Batu, tsaka sila Champ Mamot. Hindi rin basta-basta. Pero again, iba yung hype sa vlogging views, iba yung hype sa pinakalaban. Dahil this is URCC, mga par. Gusto ko sa kumpin dito, yung mga komento ng mga ex-pro, pro and amateur na talagang marunong at wala silang alam sa ginagawa namin hype. Alam mo yung Coach, diba? Kaya sinasama ko lang. So gusto ko ipakita na hindi lang ako basta vlogger, na kailangan ako ipakita kahit first time at palang ako. Tama yan, tama yan. So ramdam ko rin mga kabaka, ramdam ko yung pinaghuhugutan ni Map Soberano. Ito pa, Map Soberano, ay same pa rin ba yung katulad na sinabi mo sa amin na tatapusin mo yung laban
ng first round. Ito ba yung same pa rin or nagbago na ba? Actually, coach, yung i-correct ko yan, oh, kasi madaming dinaintindihan yan eh. Ang sinabi ko nung una, itatry. Means itatry. So yung nga sinasabi ko, meron akong 4 setup sa isang game plan. So kung makaligtas siya sa isang setup, pwede kami lumampas ng round 2 o round 3. Pero again, itatry natin siya. Kasi this is fair natin eh. Honestly, wala kaming gloves. Ang pangit naman po paabuti namin ng round 3 na walang engagement. Baka sabihin ng mga tao, binayaran lang para maging scripted. Yan ang pinakaayaw ko isipin ng mga tao. So that's good. Kahit pa paano nalinawan tayo mga kabakal na, yun nga, dahil maraming game plan. Itong si Mab Soberano, may game plan siya para sa first round. Meron din siyang game plan para sa second round. Pero, based sa narinig ko sa iyo, Mab Soberano, hindi mo papaabutin ito ng third round. So, maganda. Kasi ine-expect namin na matatapos yung laban ng first or second round. So, Mab Soberano, maraming salamat sa iyo. Pinaunlakan mo ang aking interview. At the same time, support kami sa inyong dalawa kasi ano man ang mangyari dito, talagang magiging history na ito. Kauna-unahan, mas kauna-unahan mga vlogger. Ikaw ba, Mab Soberano, after ba ng laban na ito, ano ba ang iyong plan? Ikaw ba ay magtutuloy-tuloy sa laban or ikaw ba ay may ibang plan? Siguro, after this fight ko, unahin ko naman yung pamilya ko. Kasi almost since na nakasin yung 3v3 hanggang ngayon, talagang ang dami kong absence sa pamilya ko. So, siguro, yun ang muna ang pinakasabik na sabik kong gustong gawin after fight, yung maya ko lahat na kapag-banding kami. Yung laban, medyo talaga may hamon na karapat-dapat. Why not? That's good to hear. Kahit pa paano, talagang focus ka muna sa family mo. Maraming salamat sa iyo, Mab Soberano. Bago tayo magpaalam, meron ka ba gusto sabihin sa ating mga kabakal at may mga solid kabakal ka naman talaga. Yeah, so alam naman natin na sa social media, isa talaga pagka aminin ko talaga nag-copy ko na kami ng OT ni Coach Alex. Pero yung professionalism talaga, syempre nandun yung ano eh, yung maturity. No? Kailangan namin gawin to, kailangan namin gawin yun, pero at the end of the day talaga, parehas kami may mutual understanding sa isa't isa na hindi ahantong sa pinaka-toxicity. Kaya Coach, salamat din talaga dahil isa kasama yung mga malaki na tulong sa akin. Totally. Salamat. Hi guys! Gusto ko po magpasalamat sa ating mga premium subscriber at i-shout out ang kanilang mga pangalan. Sila po ay ang mga solid kabakal natin na nag-join sa ating channel. Meron pong join button sa tabi ng subscribe button para makatulong po kayo sa ating channel. At maraming salamat po sa inyo sa suporta ninyo at shout out po sa inyong lahat. Bye.